Kauna-unahang pagkakataon, inakyat ng global rating agency na Fitch Ratings sa investment grade ang foreign currency rating ng Pilipinas. Ibig sabihin po nito, mas may kakayahan na raw ang Pilipinas na magbayad ng utang. Kasabay nito, nagsara sa panibagong record high ang Philippine stock market. Pero ayon sa isang ekonomista, para tunay na maramdaman ang pag-asenso, kailangan ng mga bagong mamumuhunan na lilikha ng mga bagong trabaho. By report, si Bernadette Reyes. Ang paglakas ng piso at ang pagtaas ng gross domestic product o kabuuang produkto at serbisyo na nalikha sa loob ng bansa, ilan lang sa mga indikasyong lumalago raw ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagsigla ng nooy tinaguri ang SEC Man of Asia, kinilala na rin ang isa sa tatlong pinakamalaking credit rating agencies sa mundo. Iniakyat ng global rating agency na Fitch Ratings ang credit rating ng Pilipinas sa investment grade status. Naging malatag daw kasi ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mahinang pandaigdigang ekonomiya. At ngayong taon, umaasa silang lalago pa ang kita ng bansa ng 5.5%. Ang investment grade status ay nangangahulugang mas may kakayanan na ang bansa na magbayad ng utang. Kung utang na ng gobyerno natin para i-fund yung mga infrastructure, mas mababa na yung interest rate na babayaran nila. Pag foreign investor ka, pwede mo nang tignan yung bansa niya na baka gusto mo mag-invest. So potentially, pwede talagang may pumasok na tao dito para magtayo ng businesses. Ikinatuwa ng Malacanang ang rating upgrade. Anila, isa raw itong vote of confidence sa lumalagong ekonomiya ng bansa. It serves to encourage even greater interest in investments in our country. So as more investments come in, there will be more opportunities for employment. Sabi rin sa report ng Fitch Ratings, nakatulong din ang mga naging pagbabago sa pamamahala ng gastusin na sinimulan sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Pagka-anunsyo ng investment grade rating, sumipa ang Philippine stock market at nagsara sa panibagong record high na 6,847.47 points. Pero pangamba ng isang ekonomista, baka ibuhos lang sa stock market ang pera ng mga mamumuhunan. Perang dapat sana'y ilaan sa mga bagong negosyo na lilikha ng bagong trabaho. Kung mapupunta sa stock market ang pera, lalakas naman ang piso kontra dolyar na siyang makakaapekto sa mga OFW. Aniya, pagkakataon na raw ito para mangakit ang investors ang pamahalaan. Marami tayo pang kailangan gawin bago talaga maanyaya maka-attract tayo ng maraming FDIs. Napakapangit ng mga airports at seaports natin, pangit yung kalsada natin, yung ating energy, hindi siya reliable, napakamahal. The task now is to ensure that expected inflows will be used to maximum effect towards a sustainable, progressively empowering economy. We are determined to build on our economic goals. Para naman sa isang market analyst, mahalaga rin na magiging resulta ng darating na eleksyon 2013 sa pagtuloy-tuloy na magandang balita tungkol sa ating ekonomiya. Pag bumalik na naman tayo dun sa dating conditions na, yun nga, like especially with the elections, tapos hindi maganda yung result or sabihin na hindi credible, baka bawiin nila yan. Bernadette Reyes, GMA News.